Magandang umaga po, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Kayo na patuloy na sumusubaybay sa atin pong morning mana. We praise the Lord for every day ay narito kayo para lamang muli po nating katagpuin ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin. At kami naman ay walang sawang mananalangin sa inyong lahat na nakikinig sa atin pong morning mana. Ako'y naniniwala na kung meron mang unang pinapagpala, ay wala pong iba kundi ang inyong lingkod. Kaya nga't kung ako'y pinagpala, kung kayo ay pinagpala, bakit hindi natin sama-samang purihin ang Panginoon dahilan sa kanyang kabutihan na lagi pong merong inilalaan na kalakasan at biyaya sa bawat isa sa atin bago araw-araw na atin pong tinatamasa. Nais kong pasimulan ang atin pong pag-aaral sa isang panalangin. Minamahal po naming Diyos, narito po muli ang inyong mga anak. Handa kaming makinig sa inyong banal na salita. Buksan po ninyo ang aming mga diwa, Panginoon, upang tanging ang inyong tinig lamang ang aming mapakinggan at ang inyong banal na salita ang maging gabay po namin sa aming buhay, hindi lamang ngayon, kundi sa araw-araw po naming pamumuhay. Salamat po sa inyong pangakong pakikisama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang pasimula ay pahintulutan po ninyong basahin ko sa inyo ang susing talata na ito ho ang pagkain na inilaan ng Panginoon sa atin, pagkaing spiritual ngayon pong umaga. Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, talatang 11 hanggang 13. Nais ko pong basahin. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Purihin natin ang Diyos. Nagpapasalamat tayo mga minamahal ko, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat meron isang Diyos nagmamahal sa kanyang iglesia. Ang sabi po ng aklat ng Mateo Kapitulo 16, talatang 18, I will build my church. I would like to tell you na ang pundasyon ng atin pong iglesia at ang nagtayo ng atin pong iglesia ay walang iba kundi ang Panginoon. Kanyang binili ang iglesia. Kanyang kinalugdan ang iglesia. Isinuko, ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa iglesia. Maliban po doon ay kanyang pinagkalooban ng mga kaloob ang iglesia. Anong dahilan kung bakit nagkaloob ang Diyos ng mga bagay na ito para sa iglesia? Ang sabi po rito ay upang tayo ay sanayin sa paglilingkod at maabot natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon hanggang sa atin pong maabot ang spiritual maturity ng atin pong Panginoon na pinaglilingkuran. Ang sabi po ng talata, nagbigay ang Diyos ng limang kaloob para sa iglesia. Nagbigay siya ng mga apostoles at mga propeta upang patibayin ang iglesia. Nagbigay din po siya ng mga ebanghelista, mga pastor at mga guro upang i-develop ang atin pong iglesia. Kaya nga't ang atin pong concern ngayon umaga, mga kapatid at kaibigan, ay nais kong bigyan ng pansin ang huling tatlong kaloob, walang iba kundi ang ebanghelista, ang pastor, ang mga guro, at ano ang impact nito sa atin pong iglesia sa ating kapanahunan ngayon. Subalit, bago tayo magpatuloy, ay nais kong atin pong alamin kung ano ang kahulugan ng iglesia.
Sa lumang tipan, ang salitang iglesia ay kadalasan ito ang kahulugan niya, yung tinatawag po nating assembly o di kaya ay pagtitipon o di kaya ay kongregasyon. Sa Biblia, kung atin pong sisiyasatin ng gusto, tinatawag po ito na inihalin tulad ang iglesia bilang katawan ng atin pong Panginoon. At marami pa na mga paghahalin tulad ng Panginoon patungkol sa atin pong iglesia. Inihalin tulad niya sa isang pamilya, inihalin tulad niya sa isang puno ng ubas at ng mga sanga, inihalin tulad din po niya sa isang haligi ng katotohanan, inihalin tulad din po niya sa isang bukirin ng Diyos, inihalin tulad din po niya sa isang makaharing pagkaseserdote at isang banal na bansa o di kaya ay bayan. At marami pa na mga bagay na inihalin tulad ng Biblia ang iglesia. Ang iglesia, mga kapatid, ay isang lugar na kung saan tinitipon ng Panginoon ang lahat ng sa Kanya ay tumanggap bilang personal na tagapagligtas. Ang iglesia ay pagtitipon ng mga alagad para sila ay maturuan patungkol sa katuruan ng atin pong Panginoon. Ang iglesia din ay lugar para tayo ay makapagpatotoo sa kung gaano kabuti at kung ano yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa nakaraan, sa ngayon at sa patuloy sa atin pong buhay. Ang iglesia ay lugar o pagtitipon ng mga mananampalataya upang sila ay magpalakasan sa isa't isa, magtulungan sa isa't isa sa kanilang pananampalataya. Ang iglesia rin ay lugar na kung saan lagi tayong nakakarinig ng mga sermon, mga pangangaral na ito po ay kinasihan ng langit. Ang iglesia ay lugar din na kung saan naroon ang mga mananampalataya, nagtitipon upang kanilang matutunan ang karunungan ng Panginoon. Ang iglesia ay isang lugar din na kung saan naroon ikaw at ako at tayo ay umaawit ng papuri sa ating Panginoon. Ang iglesia ay isang lugar na kung saan naroon ang mga taong may sakit, lahat ng uri ng sakit, naroon ang mga taong makasalanan na niligtas ng biyaya at dugo ng Panginoon. Ang iglesia ay lugar na kung saan masusumpungan natin ang ang kagalingan sapagkat naroon ang nagpapagaling na walang iba kundi ang atin pong Panginoon. Salamat sa Panginoong Diyos. Sa ganitong paraan, Kanyang ipinahayag ang Kanyang pagkalinga at pagmamahal at pagpapahalaga sa isang iglesia. Ikaw yun, ako yun, ang bawat isa sa atin. Tinalikuran natin ang mundo, tinalikuran natin ang lumang buhay, tinanggap natin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Isinuko natin ang ating buhay ng buong buo sa Kanya. Ikaw yun ang pinapahalagahan ng Panginoon. At ako yun ang Kanyang kinalulugdan, mga minamahal kong mga kapatid. Ngayon ang tanong ay, ano ang magiging impact sa iglesia ng mga kaloob na ito katulad ng ebanghelista, mga pastor at mga guro o di kaya ay tagapagturo? Ang mga mangangaral o ebanghelista, mga kapatid, they enlarge and inspire the church. Kanilang pinalalawak ang iglesia, pinalalaki ang teritoryo ng mga mananampalataya, at sila rin po ang nagbibigay ng inspirasyon sa bawat kaanib ng iglesia. Si Philip, na unang tinawag na ebanghelista, itinalaga sang-ayon po sa aklat ng Gawa 6 bilang isang diakono. Sa Gawa 21, tinawag ni Apostol Pablo si Philip na isang ebanghelista. Ang isang mangangaral, ebanghelista, mga kapatid, sila po ang nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. They are the soul winner, sapagkat ito ang kaloob sa kanila ng Panginoon
naibig nilang laging humarap sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Ibig nilang laging mangaral ng mabuting balita ng tagapagligtas upang ang mga taong nasa kadiliman ay makasumpong ng kaliwanagan na nasa ating Panginoon. Si Philip, mga kapatid, ay naging mangangaral ng Ebanghelyo at kanyang dinidirekta ang mga naghahanap na makasalanan sa atin pong Panginoon. Dinadala niya ang mga taong ito sa atin pong tagapagligtas na makita nila na merong pag-asa ang buhay ng tao, na maranasan nila na sila ay pinatawad sa kanilang kasalanan at binago ng Panginoon ang kanilang buhay. Si Philip, mga kapatid, ay isang mangangaral na hindi po nananatili sa isang lugar. Ito ho ay isang likas ng mangangaral. Ang isang mangangaral o ebanghelista, they love to travel. Gusto nila yung laging ano ho, nasa ibang lugar. Maliban sa nakakakita sila ng ibang lugar, ang laman ng kanilang puso ay hindi yung ganda ng lugar, kundi yung mga taong naroon na hindi pa nakakakilala ng Panginoon. Mga taong naroon na nabubuhay pa sa kasalanan. Mga taong naroon na ang kanilang buhay ay madilim. Kaya nga't si Philip, mga kapatid, he was a traveling evangelist. He loves to visit what? Place to place for the intent of bringing the good tidings of salvation and to bring these souls unto the foot of the cross. That was Philip, my dear friends. Ang mga mangangaral ng Ebanghelyo, ang mga ebanghelista, they win souls, and not only that, they motivate what? Soul winners. Sila ay nagpapalakas, nagpapasigla, nagbibigay ng encouragement sa katulad din po nila na nangangaral ng Ebanghelyo. Yan po ang tungkulin ng isang ebanghelista. Lahat po ba ng miyembro ng iglesia ay ebanghelista? Ito po ay kaloob ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po lahat ay po pwedeng maging ebanghelista o mangangaral. Meron tayong kani-kanyang kaloob na ibinigay ng Panginoon. Sa ganung paraan, kapag ito ho ay ating ibinahagi sa iba na masaya ang ating puso, kakasangkapanin tayo ng Panginoon. Subalit, ang pagiging ebanghelista ay kaloob ng Panginoon. Hindi sa lahat, kundi sa mga iilan na merong pasanin doon sa mga kaluluwang nasa kadiliman. Pangalawang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa iglesia para patibayin ang iglesia, patatagin ang iglesia, ay walang iba kundi ang mga pastor o manggagawang mga pastor. Sila ang ano ho, pinapagyaman nila ang spiritual na kabuhayan ng bawat mananampalataya. Sila ang nagbibigay ng encouragement, sila ang nagbibigay ng payo, sila ang nagbibigay ng ano ho, ng advice sa bawat kaanib ng iglesia. Ang ebanghelista ay nagdadala ng kaluluwa papunta sa loob ng iglesia, at ang pastor naman ang siyang nangangalaga, nag-i-encourage para tumibay ang pananampalataya ng bagong hikayat na yan. Pakinggan po ninyo, mga manggagawang pastor, ang tungkulin natin na inilagay ng Panginoon sa atin pong balikat. Tayo ay narito, kinakasangkapan ng Panginoon sa loob at labas ng atin pong iglesia. Pastor, ito ho ang ating tungkulin. Pastors must lead the church as shepherds. Dapat ang mga manggagawang pastor, ano ho, pangunahan ang iglesia bilang ikaw at ako ay mga pastol. Dapat makita sa atin ang pagmamalasakit sa ating puso. Dapat makita sa atin na meron tayong pusong mapag-aruga, mapag-alaga,
sa mga tupa na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Dapat ay maging ano ho, ang buhay natin ay isang buhay na ehemplo o di kaya patutuo sa bawat kaanib ng iglesia. Ang tupa ay inihalin tulad sa mga kaanib ng iglesia. At ang mga pastor ay inihalin tulad naman sa mga pastol na nag-aalaga ng tupa. Alam niyo mga manggagawang pastor, mga kapwa ko manggagawang pastor, kapag ang tupa ay nawawala, inahanap ng pastol. Kapag ang tupa ay nasugatan, ginagamot ng pastol. Hanggang sa ito ho ay mapanauli sa dating lakas at kondisyon ng isang tupa. Ganon ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ang pagiging pastor ay hindi lamang po sa isipan, ang pagiging pastor ay nasa ating puso, mga minamahal kong kamanggagawa. They must lead the church in Bible study. Katulad po ng nabanggit ko sa inyo kanina, na ang mga pastor ay dapat ay una maging buhay na patotoo. Papaano natin tuturuan ang ating mga kaanib sa iglesia kung papaano ang pagbasa o pag-aaral ng salita ng Diyos kung tayo naman ay madalang magbuklat ng Biblia, mag-aral ng Biblia. Before we can tell and teach our people how to open and study the Word of God, we must be, pastors, listen carefully, must be men and women of the Word. Dapat tayo ay maging ano, mga tao ng salita. Salita ng Panginoon. Dapat mang-impact ng salita ng Panginoon ay makita sa atin pong puso at isipan upang ang pagtuturo natin ng Biblia sa ating mga kapatid ay kapulutan nila ng inspirasyon at magbigay ng encouragement sa kanila upang maging katulad din po natin na nag-aaral ng Biblia at binibigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Panginoon. Kung maturuan natin sila not only in opening the Word, not only in reading the Word, not only in understanding the Word, but in sharing and living the Word, ako'y naniniwala, mga minamahal kong mga kamanggagawang pastor, ituturo din po nila sa ibang mga kaanib ng iglesia ang paraan ng ating pagtuturo sa kanila, not only in words but also in heart. They must lead the church in evangelism. So ang pangangaral po natin, mga kapatid, hindi lamang pagpapalakas sa mga kapatid sa iglesia, hindi lamang pagpapakain ng salita ng Panginoon sa kanila. Ang tungkulin din po natin ay lalabas tayo para mangaral ng ebanghelyo. Yung mga taong nasa kadiliman ay akayin natin patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. We must lead the church in evangelism. Alam po ninyo, kapag ang pastor ay nangangaral, ako'y naniniwala ng iglesyang ipinagkatiwala sa kanya ay iglesyang nangangaral din. Subalit kapag ang pastor ay hindi po nangangaral sa labas, huwag po nating asahan ng iglesya ay mangangaral sapagkat hindi nakikita ang magandang ehemplo ng isang manggagawang pastor. Maliban doon, the pastors must what? Lead the church in prayer. The pastor is not only a man of the Word. The pastor is not only a man who goes out and preach the good news of salvation. The pastor also is a man of what? Of prayer. Isang taong laging nananalangin at isang taong mapanalanginin. Ang isang manggagawang pastor na mapanalanginin
ay inyong maakay at ating maakay ang iglesia sa isang iglesyang laging nananalangin din sa Panginoon. Maselan ang ating tungkulin bilang mga manggagawang mga pastor, mga kapatid. Ang bawat mata nakatuon sa atin. Ang bawat bibig, tayo ang pinag-uusapan. So dapat makita sa atin sa isip, salita at sa gawa ang pangunahing tungkulin natin sa atin pong iglesia. Maliban sa ang manggagawang pastor must lead the church as shepherds, we must also love the church the way Christ loved the church. Yan ang atin pong tungkulin, mga minamahal kong manggagawang pastor. We must love the church. Without love, ang atin pong pangangaral ay ingay lamang, alingaw-ngaw lamang, mga kapatid ko. Without love, ang atin pong leadership ay magiging diktatorial. Walang pag-ibig, ang lahat ng ating payo at encouragement ay wala pong saysay, mga kapatid ko. Dapat makita nila sa ating puso na tayo po ay nagmamahal at marunong magmahal. Ano man ang kalagayan ng kapatid, may pinag-aralan man yan o wala, ano man ang katatayuan niyan sa lipunan, mayaman man yan o mahirap, wala tayong dapat itangi. Lahat ay pantay-pantay, lahat ay mahalaga, lahat ay karapat-dapat sa kaligtasan ng langit. Mamahalin natin sila, mga minamahal kong mga kapatid. Mga minamahal kong mga kapatid sa iglesia, mahalinawan po ninyo ang inyong mga manggagawang pastor. Kung sakaling ang inyong mga manggagawang pastor ay may nagawang pagkakamali, lapitan ninyo siya, palalahanan ninyo siya, payuhan po ninyo siya. Kung ang pastor ay laging nananalangin sa mga kapatid, pwede ba akong makiusap din po sa inyo? Na sa tuwing kayo ay mananalangin, lagi po ninyong dalhin ang pangalan ng inyong pastor. Na sana walang sandali na hindi natin laging mabanggit ang pangalan ng ating pastor sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng langit. Sa ganyan paraan, makikita natin ang magiging impact sa buhay ng manggagawang pastor at sa buhay ng bawat kaanib ng atin pong iglesia. Salamat po mga minamahal po naming mga kapatid. Salamat po minamahal naming iglesia sa inyong pagpapahalaga sa amin. Ang inyong pagpapahalaga sa amin sa tulong ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos ay amin pong ipapagkaloob naman sa inyo ang masaya na tatalagang buhay na may katapatan sa aming puso para lamang kayo ay dalhin sa malapit na napakalapit na ugnayan sa atin pong Panginoon. Maliban sa ang mga manggagawang pastor ay dapat pangunahan ang iglesia bilang mga pastol, maliban sa ibigin ng mga pastor ang iglesia, ang mga pastor din ay kinakailangan ano ho? To lift the church up. Marami tayong mga kaanib sa iglesia na ano ho, nabibigo, nanlulupaypay, napapanghinaan ng loob, nawawalan ng loob, maraming problema, maraming bigatin na dala. Mga minamahal kong mga manggagawang pastor, narito tayo to lift them up, to build them up, to encourage them, to strengthen them, to support them, and to continue praying for them. Sa ganitong paraan, mga minamahal kong mga kapatid, ang iglesia na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay iglesyang nahanda anumang oras na dumating ang Panginoon sa ikalawa. Ang mga manggagawang mga pastor is to encourage, to build up the members of the church until we come into the unity of faith. Ang ikatlong kaloob naman ng Panginoon, mga kapatid, ay walang iba kundi ang mga guro, tagapagturo,
Sila ho ang nagbibigay ng instruction at sila rin po ang nagbibigay ng hamon sa iglesia. Alam po ba ninyo ang iglesia ng Antioch? Marami po silang guro doon o di kaya ay tagapagturo. No wonder kung bakit ang iglesia sa Antioch ay tinawag sila una na Kristiyano. Bakit? Sapagkat ang kanilang pangangaral ay nakikita sa kanilang buhay. At doon po sa iglesia ng Antioch, tinawag din po silang The Great Missionary Church sapagkat sila ang nagsasanay ng mga kaanib ng iglesia kung papaano at kung ano ang dapat gawin sa tamang paglilingkod sa Panginoon. At sila rin po ang iglesyang nagpadala ng maraming misyonero sa iba't ibang mga lugar. Kaya nga't ikaw at ako ay kasama, kabilang doon sa mga nahikayat dahilan sa espiritu ng mga tagapagturong ito na galing doon sa Antioch. Ang mga guro, mga minamahal ko mga kapatid, kanilang pinalalawak ang ating kaisipan at binibigyan tayo ng tamang pag-unawa sa turo ng Biblia at sa liwanag ng katotohanan ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, hindi lamang ang ebanghelista ang nangangaral. Hindi lamang ang pastor ang nangangaral. Maging ang mga guro ay nangangaral din at nagdadala sila ng kaluluwa sa iglesia upang kanilang turuan at maging matured spiritually. Purihin ang Panginoon. Hindi lamang ebanghelista, hindi lamang pastor, hindi lamang tagapagturo o guro ang nangangaral. Bawat kaanib ng iglesia ay nangangaral sa iba't ibang kaparaanan patungkol sa kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Si Dwight L. Moody, he was led to the foot of the cross by his Sunday school teacher. Isang kaluluwa na tinuruan ng kanyang Sunday school teacher, mga kapatid, na si Dwight L. Moody ay kilala sa buong mundo na isa sa pinakamaraming kaluluwa na nadala sa paanan ng Panginoon. Ganito kalawak ang kanilang tungkulin, mga kapatid ko, sa gawain ng atin pong Panginoon. The church with effective teachers builds strong members. Ulitin ko, ang iglesia na meron pong efektibo at natatalagang buhay ng atin pong mga guro, sila po ay nagtatayo ng isang matibay, matatag at malakas na kaanib ng iglesia o di kaya ng iglesia. Mga kapatid, mahalin din po natin ang atin pong mga guro. Unawain po natin ang ating mga guro. Ipanalangin po natin ang ating mga guro, mga minamahal ko mga kapatid, dahil sila rin naman, kayo at ako, tayong lahat ay pare-pareho, napapanghinaan din tayo ng loob. Subalit kung tayo ay nagdadalanginan, nagpapalakasan, nagsusuportahan, ako'y naniniwala na ang impact ng iglesia na kung saan ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ng tungkulin ay magkakaroon ng himala na atin pong makikita ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapangyarihan ng langit sa mga kaluluwang sinanay at sinasanay pa para humikayat din ng maraming kaluluwa para sa kaharian ng atin pong Panginoon. Ibinigay ng Panginoon ang mga kaloob na ito upang ikaw at ako ay sanayin sa tamang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang mga kaloob na ito na kanyang ibinigay sa iglesia ay may pakita natin sa ibang mga tao ang kaibhan ng iglesyang pinamumugaran ng Espiritu ng Langit. Ang iglesyang sama-sama at nagkakaisang gumagawa sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, magkaisa tayo bilang isang iglesia. Magkaisa tayo
sa pananampalataya. Magkaisa tayo na dalhin natin ang misyon ng Iglesia sa atin pong kapaligiran, sa buong Kinapal, upang kung magkagayoy, pag dumating na ang wakas, darating na ang Panginoon, ikaw at ako, ang Iglesyang kanyang kinalulugdan, ay kanyang ililigtas pagdating niya sa ikalawa. Masumpungan nawa ikaw at ako ang Iglesyang ito na nagtatapat hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami dakila naming Diyos. Sapagkat kayo ang pundasyon ng aming Iglesya. Kayo ang nagtayo ng aming Iglesya. Kayo rin ang patnubay at patnugot ng amin pong Iglesya. Salamat, Panginoon, sapagkat sa huling kapanahunan kinakasangkapan po ninyo ang Iglesya. Nagkaloob kayo ng mga ebanghelista, mga pastor at mga guro. Tao rin katulad po namin na nanghihina, nagkakasala, nagkakamali. Subalit, Panginoon, kami inyong kinakasangkapan para lamang ang misyon ng Iglesia sa lupang ito ay amin pong madala upang marami pa ang mahikayat, upang marami pa ang makisangkot sa inyong gawain, upang marami pa ang maturuan ng tamang katuruan sa katotohanan at sa Biblia, upang marami pa ang maligtas sa inyong pagdating sa ikalawa. Panginoon, gawin po ninyo kaming isa at nagkakaisa sa espiritu at sa misyon ng Iglesia, upang kung matapos na ang gawain sa aming mga puso at sa aming kapanahunan, kaming lahat, sampu ng aming pinagpapagalan, ay sama-samang sasalubong sa inyo upang magmana ng inyong kaharian. Tanggapin po ninyo ang aming panalangin. Ito po ang aming pakiusap. Alang-alang po lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.